Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga impormasyong bago at totoo, ibabalita sa publiko. Donasyong third booster dose para sa COVID-19, darating na. Tatlong tren, nagsalpukan. John Regala, umanaw sa edad na 58 at mga pagkain manok, apektado ng bird flu. At music therapy, ginagamit sa dementia patients. Bivalent COVID-19 vaccine na gagamitin para sa magbibigay ng third booster dose. Ayon sa Department of Health, maaaring makatanggap ng bakuna ang mga 80 taong gulang pataas na kabilang sa mga health workers at senior citizen pagkatapos ng 4 hanggang 6 na buwan bilang third booster dose. Ayon din sa DOH, ipapadala agad ang bivalent vaccine sa iba't ibang rehiyon at operating units. Sa ngayon ay hindi pa itinatakdang pagsisimula ng pagbibigay ng third booster na planong isagawa ang mga piling ospital at health facilities. Pasintabi po sa mga manonood para sa mga sensitibong larawan. Malaking disgrasya ang naganap sa Balasore, India at nakatutok dyan live si Natalie. Natalie, ano ang mga detalye nito? Ayon sa Director General ng Odisha Fire Service na si Sikhanshu Sarangi, umabot na sa 288 ang bilang ng mga nasawi, samantalang 850 naman ang nasugatan. Naganap ang banggaan 200 kilometro ang layo mula sa Bhubaneswar kung saan nakitang yupi na ang mga parte ng tren. Ngayon ay maya pa rin ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong ospital. Balik sa iyo, Kyle. Natalie, nabanggit mong 3 tren ang nabanggaan. Paano ito nangyari? Kyle, direktang nagsalpukan ang 2 tren at nadamay dito ang isa pa. Salamat natin. Kinukumpara ng patay ang veteran actor na si John. Kinukumpara ng patay ang veteran actor na si John Regala kahapon ng umaga. Yan ang ating tutukan kay Ang. Dalamhati at pagdunuksa. Yan ang nararamdaman ngayon ng pamilya ni John Regala dahil sa kanyang pagpanaw mula sa kabi-kabilang kidney complications kaninang 6:28 ng umaga. Kinumpirma ng former talent manager ng aktor na si Astro Amoyo na ibinurol si Regala St. Peter's Chapel noong June 4. Nakilala ang aktor mula sa kanyang mga kontrabida roles noong dekada 80. Huling nakita sa telebisyon ang aktor sa kanyang role sa FPJ Ang Probinsyano. Alessandra Angeles, patuloy ang pagbabalita sa publiko. Susunod, bird flu, maaaring lumipad sa bansa. At music therapy, nakatutulong sa demensya. Abangan ang iba pang susunod na mga balitang tampo sa publiko. Kaya lumabas na lang yung camera. Ha? Department of Agriculture nagbabala laban sa mga pinangangambahang bird flu. Ating tutukan ang balita kay Ariel Iringal. Poultry vaccination programs isinasagawa na sa mga bansang Vietnam, Egypt, China at France. Ito ay dahil sa pangalan na H5N1 bird flu na maaaring makaapekto sa mga manok sa mga lalawigan sa Batangas at Cebu. Habang maaga ay nag-abot na ng contingencies ng DA upang hindi maapektuhan ang supply ng bansa. Ariel Iringan, nakatutok para sa publiko. Musika,
Yan ang gamit ng Apex Harmony Lodge sa Singapore upang matulungan ang mga residente nitong may demensya. Ayon kay Associate Psychologist Grace Wong, nakakatulong ang physical therapy sa mga taong may demensya na palakasin ang kanilang mga memorya at komunikasyon. At iyan ang mga balitang patas at maaasahan ngayong buwan ng Hunyo mula sa puso tungo sa publiko. Happy Pride Month! Ako si Kyle Tigas, maghahatid ng mga impormasyong bago at totoo para sa masang Pilipino, para sa publiko.